Hello everyone, it's me, Nolets, and welcome to my vlog! For today's video guys, magluto tayo ngayon ng tinolang manok. So, samahan nyo na ako and let's start cooking! Yung mga ingredient, ito yung garlic, ito yung sibuyas, at ito yung ginger, ito yung mahabang sili, at ito, hindi mawala itong paminta, durog, at ito din ang, ito yung ano guys, oh, tanglad, pampaaroma ng tinolang manok. At ito yung ating, siyempre di mawala yung ating kapayas sa tinola, at ito yung anong dahon natin, na wala naman tayong dahon sili, kaya ito na lang yung dahon, iwan ko kung anong pangalan, pitcha yata eh guys. At siyempre ito yung ating, ingredient pampalasaan. Ito yung manok natin. So, hindi mawala kung walang mantika. So, let's start na guys. Umpisa natin magluto. So, ano, unahin natin guys. Ito yung lagyan natin ng mantika. Konti-konti lang kasi ano. Sunod. Sunod. At painitin natin hanggang sa maghintay tayo na uminit siya. Hindi pa mainit guys, hintayin muna natin saglit. So, medyo mainit na, pwede na ilagay natin yung garlic. Then, isunod natin. Tapos dito, haluin hanggang sa maging brown siya guys, para sumarap siya, para yung lasa niya swak, swak na swak talaga. Hintayin natin hanggang mag-brown ha. Ayan guys, oh. Hello, malapit na siya mag-brown. Ang bangon na. So, medyo ano na, brown-brown na siya. Para hindi siya masunog, lagay na natin itong sibuyas. Pa lang ha, mabango na. Then, alam niyo guys, tagal lang kami magluto dito kasi ang hirap. Pumunta pa kami sa kabila, naghugas. Lumipat kasi kami ng ano, yung maliit na kwarto nilipatan namin. Kaya pumunta kami doon, na naghugas, naglilinis. Next, pwede na to guys, isunod natin tong luya. Tapos halo-haloin siya hanggang sa medyo maluto-luto na yung luya, para mas mabango talaga siya. Halo-halo lang. Halo-halo lang. Halo. Halo. Shout out ako dyan sa mga ano, mga friends ko sa nag-subscribe sa akin ha. Salamat sa inyong lahat. Kasi kung hindi kayo nag-subscribe, wala. O, ito guys, pwede na to. Lagay natin itong tanglad. Guys, ito yung tanglad. Ito yung hindi mawala talaga to sa tinulang manok. Ito yung pampaano siya ng maganda to, pampaaroma. Ang bango-bango. So, hintay na natin na medyo umamoy yung aroma niya ng tanglad. Hmm.
lang yun guys, kagabi. Nagalalaki ni kagabi kasi simple paubos na yung pera namin. Buti pumunta yung bus namin, binigyan kami ng pera. Kaya ito, nakaulang kami ito naman siya. Kahit dyan, nakaulang pa rin yung bus namin. And then, sunod natin. Ito, mabango na guys, ang ano, tanglad. Oh. Ang yung aroma niya, mabango na. So, ilagay na natin itong chicken para ilagay natin itong chicken para ano na siya. Ganyan guys, itong tanglad. Galing to sa ano, taas, natanim kami doon. Ilang years na lang, mga siguro, mga 2 years na lang, ano, 2 years na namin tinanim itong tanglad. Kaya, kamahal pa naman ang tanglad dito. Ayun, nakasid talaga kami ng ulam. Pag wala kami medyo, pag dipit kami, wala kami pera. Yung inulam na lang namin, nodo, sa laloan namin ng tanglad. Saka may mga kangkong naman dito at saka yung mga talgos ng kamote, yun lang, inulam namin guys para pipipipid. Eh, ngayon parang kalagluwa kaya binigyan kami ng pera. Yan guys, oh, kumukulo-kulo na. Bango, kumukulo-kulo na siya. Masarap to, ano, ano muna to siya guys, ha? Kana, medyo parang golden brown siya. Para din siya, ano, yung lamsa niya ng manok, matanggal. Yan naman natin guys, oh. Medyo gutom na kami. So, next natin guys, di talaga tumawala itong pamintang durog. Ito rin yung isa pang panlasa ng pinulang manok guys. At lagyan siya ng kunting asin. Ginamit namin guys rock salt. Rock salt ang ginamit namin. Tuwan ko ba kung tama-tama ang ito? Tama na yun. I-estimate nyo lang guys ang asin, ha? Para hindi rin siya matabang, hindi rin siya maalat. Kaya i-ano na lang natin estimate. So halaluin muna natin. So ngayon, tapos na yung paghalo natin. Tapan muna natin guys mga 1 minute para naman maluto siya. Para mabilis siyang maluto itong manok. So after 1 minute, i-check natin tong chicken kung pwede na ba siya. Bango. Ay, madis ko. Bango. So, ngayon, ilagay na natin itong tubig. Ubos na lang, guys. Para mas marami ang sabaw, mas maraming ma-ano. Tapos hintayin natin siyang kumulo or
takpan natin siya, hintayin natin siyang kumulo hanggang 2 to 3 minutes. So, takpan na natin. So, after 2 to 3 minutes, check natin kung kumukulo na. Ayan, kumukulo na. Bango. Then, lagay natin tong papaya. Sa amin guys, Bisaya kapayas. Guys, lagay na natin guys. Para siya lumambot at masabay siya sa manok. Kasi matagal-tagal din tong ano eh. Palambutin to, matigas din tong ano, papaya. Katapos, isabay na rin natin tong mahaba na sili. Then after 2 to 3 minutes, takpan natin uli. Ayan, kumukulo. At takpan natin uli. At hintayin natin guys, 2 to 3 minutes ha. Maghintay tayo. Then, hanggang sa lumambot siya. Okay na. After 3 minutes, check natin ulit kung okay na ba, kung lumambot na ba yung kapayas. So ayan, medyo lumambot na guys. Then, ilagay natin tong pampalasa niya, yung ingredient talaga niya. Yung pampalasa guys, ng tinola. Sobrang bango. Very yummy guys, nagutom na ako. So hanggang sa kumukulo-kulo siya guys, tikman natin kung ano yung lasa niya, kung masarap ba. Grabe, ang sarap. Uy, noo. Sarap guys. Then after that, habang kumukulo-kulo siya guys, so takpan na natin uli ng siguro mga 1 minute or 2 mga 1 minute or 2 minutes guys. Takpan muna natin guys ha. So ngayon guys, check natin ulit kung okay na ba yung kapayas, kung malambot na ba siya. Then ayun, pero medyo malambot naman na siya. Ngayon, isunod natin tong dahon guys. Ito yung dahon, isang kulo lang ito, ready na, ready to serve na to siya kasi madali to siyang lumambot at masarap to guys. Pag crunchy-crunchy pa kainin. So ngayon, ready to serve na to. I-ano lang muna natin ng konti para ma-absorb yung sabaw niya sa ano. So isang kulo lang ito guys. Ready to serve na siya. So, takpan na natin. Takpan natin uli para medyo lumambot siya ng konti. Ito pala guys, ito pala ang ano, dahon na to, lettuce pala to siya. Pwede to siya pang salad, lagyan ng mayonis, ganun. So, takpan na natin guys ha. Ready na yung tinolang manok natin guys. So, pwede natin nang isalin sa bowl. Mabango. Bango ng aroma niya guys. Sa tanglad pa lang oh. Yummy. Yummy talaga guys ay. Pati yung manok malambot. At saka yung papaya guys, medyo malambot, medyo crunchy. Ito masarap. Ganito ganito guys. Depende lang sa inyo ha. Kung anong gusto nyo. So ito na guys. Ito na yung finished product natin. So, tara na. Tikman na natin kung gaano ba kasarap. Ito na yung tinolang manok natin, guys. Alano, let's. And, so, tikman na natin.
Sarap guys, ang bango. Bango ng ano? Ng tanglad, siya ang bida dito. Kaya hindi talaga mawala to guys, ang tanglad. Kasi masarap pampalasa din at saka yung mabango niya. So tikman ko na guys ang papaya. Nasabaw muna bago papaya din. Sarap guys, lasang-lasa talaga siya, swak na swak. So ito na yung papaya niya. Talaluan natin ng kanin para mabusog tayo. Sarap. Pati yung down niya, yung litos. Crunchy crunchy siya. Ito siya yung ano, manok. Malambot guys, ang lambot niya. Lambot. Kain tayo guys, dali. Sarap. So, hanggang dito na lang guys. Salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa aking luto. Please subscribe. My YouTube. Please subscribe guys, my YouTube channel, and click the ring button para sa susunod na videos updated kayo guys. Salamat sa panonood. Bye-bye guys.